Sup guys, Mike the Biker po. Kamusta gupit ko? Buhok mo? Ah, kasi nagbuntis ka eh. Si RJ, ganyan din yan. Tag team. Hirap. Sa video ito, bibigyan ko kayo ng review sa aking RST Switch at sa aking dropper seat post na RST Elevate. Okay, game! So guys, unahin na natin yung fork. RST Switch 2020. 36mm yung stanchion. Adjustable travel, 180, 170, 160. Yung sa akin, naka 160. Tapos naka matte finishing yung sa akin, and then 20mm true axle, and then ito tapered din. Ang pinagkaiba niya sa 2019 na RST Switch is yung mga internals niya. I've been using this for at least 3 months now. Nakuha ko to nung January this 2020 lang, tapos talagang ramdam ko yung difference ng 2019 version niya at saka 2020 version. Talagang ano siya, solid yung play, tapos basta maganda eh. Ramdam mo yung ano niya, yung tibay niya. Then I would recommend this. I recommend ko to na pinaka hard hitting for the price, kasi this is the kumbaga, kung budget wise talagang ito na talaga yung kukunin mong tinidor dahil sa tibay niya tsaka sa performance niya. Ito yung kanyang compression tsaka yung rebound. Yung dating 2019 na compression guys, hindi ano eh, mararamdaman mo siya, pero hindi katulad nitong 2020 na version. Mas ramdaman yung compression, so mas maano mo, mas madadial mo siya kung saan mo gusto. Same goes sa rebound guys. So yung 2019 version, hindi mo ganong ramdam yung rebound, kaya medyo mahirap timplahin. Pero dito sa 2020 version, mas ramdam mo yung rebound din, yung rebound niya, kaya mas maayos talaga siya. Then air fork din pala siya guys, kung hindi ko pa nasabi. Yan. So next guys is yung ating dropper seat post. Okay. Itong 2020 RST Elevate. So far so good naman siya, yung bilis ng ano niya, pagtaas siya kapag baba. Hindi pa rin nagbabago within 3 months. And then maganda rin yung ano niya, hindi ito niya oh. Kasi napapansin ko kadalasan sa ibang dropper seat post, within 2 months, 4 months nagpe-play na kagad yung dito niya. Pero ito intact pa rin, hindi siya nagpe-play. Tsaka ito yung collar niya, kaya mong tanggalin ng kamay lang. Kaya mas madali mo siyang maisa-service kung mahilig ka mga likot. Mas madali mo siyang maisa-service. Tsaka isa rin sa kinaganda niya guys, yung kanyang lever pang one by. So hindi ka na ano, mas maayos siya tignan, mas malinis siya tignan. Oh. Tsaka maganda yung pagkakagawa. Maganda talaga eh. Yan, RST Elevate 2020. Makukuha mo siya with options na 100, 125 tsaka 150. Tsaka yung fork din pala guys, ano, pwedeng non-tapered tsaka pwedeng tapered. So guys, isa rin sa kinaganda nitong RST Elevate na dropper seat post is yung kanyang seat. Yung pinagkakabitan ng upuan. Dual clamp siya. Mas madali mo maititimpla yung angle ng upuan mo. So kikita niyo sa akin medyo pataas. Kasi yan yung komportableng angle ako. Yung talaga yung gusto kong ano, angulo ng upuan. Ayan guys, naka-anodized black siya. Malinis tignan, naka-stealth. Ayan o. Internal. Pwede rin siyang external guys. Makakuha din kayo ng external yan. So yun guys, ang aking RST suspension fork, RST stitch, then dropper seat post, RST Elevate. Nakuha ko sila nung January. 3 months na sila sa akin. At yun ang aking review. Sana may natutunan kayo. Sana nakatulong ako sa inyo sa pamimili ng fork, dropper seat post. Yun lang guys. Salamat. Bye-bye!